Rob Pelinka, napagalitan nga ng hindi lamang isa kung hindi dalawang former NBA player. Isa nga dyan ay NBA legend pa. Matapos ng 0-2 start ng Lakers at nakita natin ang malaking problema nila na shooting. Ito nga si Perkins, sinabi niya, Rob Pelinka needs to be ashamed of himself for this roster he put together during the off-season. Dapat daw mahiya itong si Pelinka sa ginawa niyang Lakers team. At si Charles Barkley na nga rin mismo, sinabi, last year and this year what they putting around LeBron is an embarrassment. Somebody is not doing their job in LA, period. Parehas lang ng pinapatamaan itong si Perk pati na nga rin si Barkley. Alam niyo na rin siguro yung mga idol na si Rob Pelinka yun. Binabash nila mga idol itong si Rob dahil nga hindi maayos yung ginawa niyang trabaho this offseason. Hindi niya nga binigyan ng shooting itong si LeBron at yun nga ang pinakamalaking problema nila ngayon. Kaya naman marami ring galit na Lakers fans dito kay Pelinka. Kagaya nga rin ang sinasabi ni Tony Perkins at pati na rin ni Barkley. Hindi nga sila sang-ayon dito sa team ngang ito at gusto na nilang mag-trade. Sinasaya nga lang daw neto ni Rob yung mga taon ni LeBron James na pwede nga siyang makapag-compete for a title kung maayos lang ang kanyang team. Pero ngayon ay pag-usapan nga natin ang ilan sa mga games natin ngayong araw. Dahil itong Pelicans, mga idol, ay umakyat na nga sa 2-0. Wala pang talo matapos ng solid performance ni Ingram. 28 points, 9 rebounds, 7 assists, 2 steal at 1 block. Panalo sila 124-112. At itong si Valanciunas with 30 points and 17 rebounds. Nagpapakilala na ng maaga itong Pelicans, mga idol, at mukhang ang isa sila sa mga mahirap na kalabanin sa Western Conference. At isa pang laban natin, mga idol, ito nga ang team ng Brooklyn laban sa Toronto Raptors. Nakuha na ng Brooklyn ang kanilang first win of the season sa likod nga ng 30 points ni Kyrie Irving and 7 assists, KD 27 points and 6 assists, Ben Simmons all around very solid game with 6 points, 10 rebounds, 8 assists at 2 block. At ngayon ay pag-usapan na nga natin itong pagbabanta ni Stephen Curry sa mga NBA teams, sa mga NBA players na gagamitin nga ang night-night celebration against sa kanya. Sabi nga neto ni Stephen Curry at confidently na sinabi niya, we'll see if anybody's bold enough to do it. Sabi pa ni Stephen Curry na kapag ginawa nga daw sa kanya ng kahit sino pang NBA player yon ay dapat ready ring silang tanggapin yung ibabawi ni Stephen Curry sa kanila. Kagaya na nga lang daw nung ginawa ni Chris Paul dito kay Stephen Curry nung nag-shimmerin itong si Chris Paul nung makashoot siya ng top 3 pointer. Well, ang naging bawi lang naman ni Stephen Curry doon ay pinauwi nga sila sa playoffs, nilaglag sila. So sabi ni Steph, kung gagawin nyo sa akin yan ay dapat maging handa rin kayo kung anong ibabawi ko sa inyo. Yan nga mga idol, ang low-key na pagbabanta ni Stephen Curry sa mga NBA players na gagayahin nga yung night-night celebration against sa kanya.